Ayan, so hello guys, kukunting na yung aking vlog. Ayan, ikukunting ako na yung aking pagpa-vlog na dahil hanggang may minutes lang yung ating video, hanggang 13 minutes lang. Kaya tayo pwedeng mas mahaba kasi nakakasawa naman po ng ore pag sobrang haba. So, diretso na natin yung ating pag-unboxing. So, unboxing ko na ito. Gusto ko pang in-order. Ayan, teka na. Magaling ito. Galing siyang tay-tay Rizal. And nagkakarga siya na 219 pesos. Hindi ko na alam kung ano pang mga laman nito. Hindi ko na matandaan kung ano yung mga pinag-order ko. Ah! Oo, natatandaan ko na. Short din pala ito. Tada! Ay, ang ganda. Manipis nga lang. Pero mura lang ito, guys. Nasa 50 plus lang ko, 50 pesos. O, yung tingin ko naman, kosya naman sa akin ko. Eh, meron siyang one piece na short. So, kating tinwahe pa siya sa akin. Hello, baka hindi pa siya sa akin. Wait lang. Ayan guys, nakita niyo naman nagka siya sa akin, di ba? Pero kung pumotok naman yung aking mga bilbil, sayang naman, hindi naman siya nagkasa sa akin. Ba yan? Pabagsak lang ako sa dalawa kong kasama. Sayang naman, ang ganda panahon niya. Kung kaya pa dito mo, no? Kung gift ko sa December. Para makabawas-bawas kang gastusa sa December. Ganda pa naman niya. Alam mo yung, ano? Ganda niya. Mahalaga 50 pesos. Nasa 56 siguro to, ganun. Or 62, mga ganun. Ganda niya. Kita niyo naman, di ba? Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko siya sinukat. Pero kita niyo naman kumutok-potok na doon sa aking bilbil tsaka sa aking legs. Eh, ganun-ganun na lang. So, umorder ako ng tatlong kulay. Feeling kasi ako. Ayan, hindi naman pala pwede sa akin. Kasha siya. Kaso lang, pumupotok lang talaga. Ayan. Blue and black. Usual di kasha sa akin. Dun sa dalawa akong kasama sa asawa ko at dun sa anak ko. Ayan. Wala na namang napunta sa gusto kong order. Ayan. Mayroon ako in-order na isa para sa akin. Kasi last time, kung napansin nyo, order ako ng white na crocs. Hindi siya nagtagal sa akin. Kasi murahin lang siya. Nasa 100 plus lang yun, di ba? Kung natatandaan nyo, hindi siya nagtagal, nasira agad. So, nakaka-sayang din, kahit 100 plus, alam nyo naman, ang buhay natin is hindi ano ang pera. Kailangan, importante lagi ang pera kasi bawat kilo sa atin, pera dito, pera doon. Kaya nakakapaghinayang na 100 pesos ang bilis nasira ng ano. Mas tumagal pa nga yung unang-una kong order na crocs. Kung tatandaan mo yung gray, green. Ayun, hanggang ngayon nandito pa siya, ginagamit ko siya. Sa kaso lang, nawasak mo yung pinakailalim, pinapasok na siya ng water, ng tubig. Kaya, alam natang ulan, kaya hindi ko na siya nagagamit. So, umorder ulit ako ng bago. Ayan. Yung una kong order na crocs, walang box, naka-plastic lang, pero ito may box. Ayan, Shoppe Express din to, COD. Halagang 360. Medyo taas yata ito, kasi 298 lang yung order ko nakaraan. Ito 360. Wow!
yun. Kaya siya mahal. Pero kasi guys, iba din yung ano neto. Iba din yung itsura. Amoy ano. Amoy bago. Amoy dinosaurya. Ayan. Ayan nga naman siyang mas maganda. Yung parang madulas. Di ba parang madulas naman ako nito? Ayan, ito yung order ko. Great pink. Parang naman madulas ako nito. Alam niyo yung pangalan? Reviva. Reviva by Crocstar. Ayan. Ayan. Reviva by Crocs. Kumahan niya. Yung siya Kiva. Pero nakalagay rin. Ay, ito pala. Ito pala. Ayan. Taray, parang original. Diba? Ang daming tag. Ganito kasi sa original. Maraming tag na mga ganito. Ganito. So, ayan. Reviva by Crocs. Crocs. Tingnan natin kung kasa. Mas uting ko na ito bumipas ko rin siya. Okay naman na siya. Okay naman siya. Sakto na lang. Sana hindi ako madula. Sana makapit. Kung hindi ako madulas. Kasi parang siyang madulas. Di katulad ng una kauna-unahan kong order. Disappoint ako nito kasi yung sa itsura ng in-order ko is malaki. Malaki ka. Ganun ba nga hawak ng babae? Parang ganun. Tapos dumating sa akin, ganito. Oh, ang liit-liit. Compare nyo naman. Papakita ko yung slide dito. Oh, compare nyo naman. Oh, ano itsura? Talagang chinat ko yung seller. Sabi ko nakaka-disappoint kayo. Dapat mo nag-propose kayo. Malaki. Sabi niya, ano, wala pa ng 16 cm, ewan ko ba doon, basta ang liit-liit. Oh, o, tingnan mo naman, ang liit, diba? Oh, ito na yun, 354. Ayoko talaga umorder na nga ganito. Aso lang ako, favorite kasi ng anak ko to, kaya mapapa-order talaga ako. So, ito na yung 354. Cars. Nakakatuwa naman. Kasi, ayan, you see. Ayan. Ito pa yung isa kong order. Tutuwa din ako yung ano ko. Free shipping din to. 97 lang yata to. Wala pa 97 lang to. Open natin. Ayan. Makatutuwa naman nito yung bilinggit ko. Ayan. Favorite na kasi itong cars. Kaya parang yung dumating sa akin kanina ng ano, cars din eh. Ang dami. Oh, see? Oh. Ayan, termo siya. So, worth it naman kahit medyo mahal ito. Ayan, o, diba? Ayan. Magyayaya na naman lalabas yun. Ayan. Ito, sa halagang 97 lang ito. Yung mga lumalabas ito na 50 pesos lang, pero parang hindi ako sure kasi yung mga reviews, hindi ganun kaganda. Kaya dun ako sa medyo mataas yung price. Saka ito. Ayan. Nag-i-lip-tip na ako ng kalap ko. Ganito naman tayo lagi after ano, gumasto ka. Kaya tayo pang mag-i-lip-tip. Diba? Ayan. Ayan, mga momshi. Ayan. Kapag order kayo, ayan, huwag nyo kakalimutan lagi magmasid sa mga ino-order natin ng tayo order ng order. Kasi ako, kahit ako na laging mag-order sa Shopee eh, lagi ako nabubudol ng mga seller. Kayo naman mga seller dyan, please naman, wag naman kayong post ng post na mga mali yung details nyo. Ayan, tingnan nyo naman ito. Oh, napakaliit. Yung compare naman dun sa
naka-post sa wall nyo, be ano naman, be honest naman sa mga seller. Kasi nagbabayad naman din sila ng tama. And para hindi na ma-disappoint at makaulit sa inyo na umorder. Siyempre, hatak din yan sa inyo kasi kumikita kayo sa kanila. So, sana ayusin naman. Ayun, take note ko lang pala. Bali, umorder kasi pala ako sa Shopee is naka sa mga carrier dyan. Umorder kasi ako nakalagay dun is office hours, pero ang dumating sa akin is gabi-gabi na. So, ini-expect ko, wala na akong mga deliver. Halos lahat ko gabi na dumating. So, guys, useless po yung ginagawa nyo na nag-note pa ng office hours kung i-deliver nyo rin lang na gabi na. Huwag na po kayong maglagay ng office hours. Huwag nang i-click kung pwede lang. Kasi hindi na nila susunod yung ganong office hours. So, kasi mahirap tulad ko, malayo ako dun sa labasa namin. So, kailangan ko pang lumabas. Minsan, hindi maganda ang panahon natin. Lalo na ngayon, hindi maganda ang panahon natin. So, kailangan pang lumabas. So, nakaka-hassle po yun. Para na rin safe ang lahat. So, ayun guys. Keep safe ang lahat. Hanggang dito na lang yung aking vlog. So, see you on my next vlog. Bye!